dalawang taong parehong ayaw matali sa isang sagradong kasal. Kasal na hinihingi ng pagkakataon. Magkaroon kaya ng puwang sa puso ng bawat isa na matagpuan nilang pag-ibig? Magawa kaya ng dalagang mapaamong, istrikto at supladong binata? Adam Wilson and Lena Paredes, parehong ayaw sa kasalang magaganap, but they don't have choice but to do it. Sa unang araw pa lang bilang mag-asawa, Adam treated Lena as if she was not existing. But Lena did differently. Kung ano ang kinalalamig ng asawa sa kanya ay sinusuklian niya yun ng pag-aalaga at pagiging isang mabuting asawa. Pero hanggang kailan niya kaya matitiis ang panlalamig at pambabaliwala nito sa kanya? Paano kung isang araw yung maliit na pag-asang pinangahawakan niya ay siya din palang magdudulot ng sobrang sakit sa buhay at pagkatao niya? Found out more. Chapter 1. Isang punas pa ng panyo sa kanyang mga mata dahil sa luhang ayaw paawat sa pagtulo bago siya ngumiti ng mapait. Today is her wedding day. At kahit anong pilit niyang sabihin sa sariling okay siya at okay lang, ay hindi niya magawa. Because she knows that she's not. Sino ba ang matutuwa kung pagising mo kinabukasan ay ikakasal ka na? Lena closed her eyes para sariwain kung bakit siya nasa ganitong sitwasyon ngayon. Flashback. Nagising si Lena sa isang mahinang tapik sa balikat niya. Kaya kahit antok na antok ay napilitan siyang idilat ang kanyang mga mata dahil alam niyang ang tiyuhin niya yon. Tiyo Danny, kakarating niyo lang po ba? Abay, anong oras na po ha? Sunod-sunod na tanong sa tiyuhin habang nakayuko at pipikit-pikit pa ang mga mata dahil sa kanyang antok na nararamdaman. Lena, pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito sa kanya, napasimangot naman siya dahil doon. Tiyo naman eh, pwede po bang bukas na tayo mag-usap if ano man yan? Super antok pa po kasi ang prinsesa niyo. Wika niya habang nakanguso. Narinig naman niya ang bahagyang pagtawa nito. Oh, mamimiss kita ng sobra pamangkin ko. Malungkot na wika nito kaya imbis na pumikit muli ay tuluyan na siyang napadilat at nag-angat ng tingin sa kanyang tiyo. At ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata. At pag-aalala niya nang makitang ang daming pasanang mukha nito. Hala, ano po ang nangyari sa'yo? Tanong niya dito. Lena, anak, kailangan ng tiyo ang tulong mo. At alam kong maiintindihan mo ko. Wika nito na ikinakunot ng noo niya. Tulong? Ano pong tulong? Kailangan niyo po ba ng pera? Meron pa naman po. Hindi yan. Putol nito sa sasabihin niya. Anak, patawarin mo ang tiyo. Pero naka-oo na kasi ako eh. Na ano nga po? Kailangan mong magpakasal bukas, anak. Ano? Halos pasigaw niyang tanong sa tiyuhin. Naku, tiyo Danny ha. Sinasabi ko sa'yo magbiru ka na sa laseng. Huwag lang sa prinsesa mong bagong gising. Nak, hindi ako nagbibiro. Totoo to. Seryosong wika nito. Nilapitan naman niya ang mukha ng tiyo Ed niya habang pinaniningkitan niya ito ng mga mata. Frank po ba to? Baka nasa reality TV show tayo ha? Tell me, tiyo. Naku po, wala pa naman akong make-up. Totoo to, Lena. Putol uli nito sa sinasabi niya. And this time, nakitaan na niya talaga ng kaseryosuhan ng maamong mukha nito. Nak, listen. Nanganganib ang buhay ko. Ang buhay mo. What? Gulat na tanong niya sa tiyuhin. You heard me right, Lena. Kailangan mo magpakasal bukas sa anak ni Don Wilson. Wait, time's up muna po. Hindi sumisink in sa maganda kong brain ang sinasabi niyo, Tiyo Danny. And swear, hindi po yan nakakatawa. Akala mo ba natutuwa ako na inilagay kita sa ganitong sitwasyon? Pero wala akong choice, Nak. Kung di ang ipakasal kita sa anak ng Don, para na din sa kaligtasan mo. Naihilamos ni Lena ang kanyang mga palad sa kanyang muka. Can you tell me everything? Baka sakaling maintindihan ko pa kung bakit mo po yan ginawa. May panghihinampung wika niya dito. Kaya wala nang nagawa ang tiyuhin niya kundi ang ikwento sa kanyang lahat-lahat.
Awang ang bibig niya sa lahat ng mga nalaman. Pakiramdam niya hindi siya makahinga ng dahil doon. Nagtatrabaho siya para makatulong sa tiyuhin niya. Pero hindi niya akalain na lulong na sa utang ang kanyang tiyuhin. Shit lang! Mura niya sa isip. Kahit magkayod kalabaw pa siya, hinding-hindi niya mababayaran ang 10 milyon na pagkakautang ng tiyuhin niya. Saan kamay ng Diyos niya yan kukunin? Lena breathed heavily. Dahil pakiramdam niya ay sasabog siya sa halu-halong nararamdaman niya sa mga oras na yun. Nak, please, pumayag ka na ha? Nangako naman ang Don na magiging okay ka sa kamay ng anak niya eh. Naririnig niyo po ba ang sinasabi niyo, tiyo? Ipinangbabayad niyo ako sa utang na hindi ko naman utang. At gusto niyo akong magpakasal sa taong ni sa hinagap ay hindi ko nakita o nakilala? Tiyo naman! Gumagaralgal niyang boses na sabi dito. Tumangutango naman ang tiyuhin bago siya tingnan na may lungkot sa mga mata. Nakita din niya mga nagbabadyang luha dito. You are right, Nak. Patawarin mo ang tiyo if nagdesisyon ako nang hindi ka man lang kinausap ng maigi. Na hindi ko man lang naisip ang mararamdaman mo. Patawarin mo ko, anak, if naging selfish ako. Nagpahid ito ng luha at tiningnan siya sa kangumiti ng tipid. Sige na, umalis ka na habang maaga pa. Para hindi ka nila maabutan pa dito. Wika nito sa kasya tinalikuran. Tila naman hindi agad rumihistro sa utak niyang sinabi nito. Umalis ka na! Sigaw nito na ikinapitlag niya. Ano pang inaantay mo? Umalis ka na bago ka pa nila abutan dito. Pagtataboy nito sa kanya. Pero Tiyo Danny, paano ka? May pag-aalalang tanong niya. Huwag mo na akong isipin, anak. Ang isipin mo ay ang kinabukasan mo. At ang makalayo ka dito ng ligtas. Sige na, umalis ka na. Saka mabilis nitong kinuha ang traveling bag niya at nilagyan ang mga damit niya na nasa drawer. At nang mapuno ito, isinara agad iyon at iniabot sa kanya. Mag-ingat ka. Gamitin mo ang lumang sasakyan na nasa kabilang kanto. Walang may alam na akin yun. Andoon ang susi sa kanang gulong ng sasakyan. Nakaipit. Bilisan mo na at baka dumating ng mga magsusundo sa'yo. Doon ka na sa may likuran dumaan. Tiyo Danny, naiiyak na niyang tawag dito. Lumapit naman ito sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Shh, don't cry. Papangit ang prinsesa ko. Wika nito sabay kala sa pagkakayakap sa kanya at pinunasan ng mga luhang kumawala sa mga mata niya. Mag-iingat ha? At lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka ng tiyo. Patawarin mo sana ako, anak. Niyakap naman niya ito ng mahigpit. Mag-iingat ka, tiyo, ha? Tatawag ako, pangako po. Nasa ganoon silang tagpo nang biglang makarinig ng pagtigil ng sasakyan sa labas ng kanilang bahay. Shit! Mura ng tiyuhin. They are here now, princess. Now go! Avoid making sounds. Doon ka sa likuran dumaan sa may kusina. Just don't turn on the light, okay? Paalala nito na ikinatango niya. Tiyo, go now. Mabibigat ang paa ni Lena habang palabas na ng bakuran. Sa may kusina siya dumaan dahil sinunod niya ang utos ng kanyang tiyuhin. Pilit niyang pinalalakas ang loob. Pero ang totoo sobra-sobrang kabang nararamdaman niya sa mga oras na yun. Malapit na sana siya sa kabilang kanto kung saan nakapark ang sasakyan na sinabi ng kanyang tiyuhin, nang makarinig siya ng sunod-sunod na putok ng barel. At kahit hindi siya lumingon, alam niyang sa bahay nila nang gagaling ang mga putok na yon. Tiyo! Huwag naman po sana! Usal niya. Hindi maigalaw ni Lena ang kanyang mga kamay para buksan ang sasakyan. Nagtatalo ang puso at isipan niya kung ano ba talaga ang susundin at gagawin niya. Kaya ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata para magdasal para sa desisyong nabubuo sa kanyang isipan. At sa pagpikit niyang yun ay bumalik sa kanya lahat ng masasayang alaala nilang magtiyo. Lahat ng hirap at sakripisyong pinagdaanan nito para lang mapalaki siya ng maayos. Shit! Mura niya. Saka idinilat ang mga mata at mabilis ang kilos na tumakbo pabalik ng bahay nila. Hindi niya yata kakayanin ipati ang tiyo Danny niya ay mawawala pa sa kanya.
sa dami ng sacrifice na ginawa nito para sa kanya. Maybe this is the right time para siya naman na mag-sacrifice para dito. Malapit pa lang siya sa likuran ng bahay nila, ay naririnig na niya ang pagmamakaawa ng kanyang tiyo Danny. Dahan-dahan siyang pumasok sa may kusina nila at naglakad ng dahan-dahan para hindi makalikha ng anumang tunog. Halos mamilog ang kanyang mga mata nang makitang napapalibutan ng tiyuhin niya ng mga lalaking puro armado. Habang ang isang matandang lalaki ay nakarelax lang na nakaupo at nakatitig lang sa kanyang tiyuhin. Parang awa niyo na po, Don Wilson. Ako na lang po ang magtatrabaho para makabayad sa mga utang ko. Huwag na po ang anak ko. Pagmamakaawa nito sa matanda. Nakita naman niya ang pag-igting ng mga panga nito sa katumayo. Mukhang hindi yata tayo nagkakaintindihan, Danny. Apo mo, para sa apo ko ang kabayaran sa lahat ng utang mo. At kung hindi mo maibibigay yun, I'm sorry to say this, but I don't have a choice but to kill you. Galit na wika nito sabay bunot ng baril at itinutok sa ulo ng tiyuhin niya. Kita naman niya ang pagpikit ng tiyuhin niya. Alam mong sa lahat ng ayaw ko ay ang niloloko at pinagsisinungalingan ako, di ba? Tanong pa nito. Don Wilson, parang awa niyo na. Ilalabas mo ang apo mo o ipuputok ko to sa bungo mo? Sagot! Patayin niyo na lang ho ako, pero hindi ko makakayang gawin yun sa anak ko. Hindi na natapos ng tiyuhin niyang sasabihin dahil isang malakas na suntok ang dumapo dito na siyang ikinahandusan ng tiyuhin niya sa sahig. Matigas ka! Then your wish is my command. Narinig niya ang pagkasa ng baril nito at itinutok ulit sa tiyuhin niya. Akmang kakalibiti na sana nito ang gatilyo nang sumigaw siya. No! Sigaw niya dito. Kahit binabalot siya ng takot ay nakuha niyang lumabas sa kanyang pinagkukublihan. Ako ang kailangan niyo, hindi ba? Andito na ho ako. Huwag niyo lang papatayin ang tiyo Danny ko. Naluluha niyang sabi dito. Nak, ba't ka bumalik? Rinig niyang tanong ng kanyang tiyuhin nang makalapit siya sa mga ito. Pero hindi niya yung pinansin pa. Glad you're back, iha. Nakangiti na nitong sabi saka ibinigay ang hawak nitong baril sa isang tauhan bago siya nilapitan. I'm sorry if sa ganito tayong sitwasyon nagkakilala. But I'm not a monster my soon-to-be daughter-in-law. Wika pa nito. Tumayo ka na dyan, Danny. At ayusin mo na ang mga gamit nyo. At sa mansyon na kayo tutuloy. Dahil hindi na pwedeng maalintala ang kasal ng dalawa. Baling nito sa tiyuhin niya na ikinakunot ng kanyang mga noo. Lalo na nang mabilis tumayo ang tiyuhin niya at naglakad patungong kwarto nito. Natakot ba kita, iha? Tanong nito na nakapagpabalik ng diwa niya. Tumango na lang siya bilang sagot dito. Dahil pakiramdam niya ay kinakapo siya ng hininga dahil sa kabang nararamdaman. Uno! Baling nito sa isang tauhan na nakatayo lang banda sa may pintuan. Ipasok mo ng mga gamit ng mamlena niyo sa sasakyan at isunod niyo na lang ang mga gamit ni Danny. Mauuna na kaming umalis. Halika na, iha. Yaya nito sa kanya. Alangan man ay sumunod na lang siya sa matandang Don. Baka pag nagmatigas siya ay mag-transform na naman ito sa pagiging masama. Okay ka lang ba, iha? Tanong ng matandang Don na makapasok na sila sa sasakyan nito. Opo. Nauutal niyang sagot dito habang nakayoko. She heard him sigh. Mukha nga talagang natakot kita. I'm sorry. Hinging paumanhin ito ulit sa kanya. Believe me or not, I don't wanna scare you. But I don't have a choice but to do that. Wika nito, na ikinaangat niya ng tingin sa matandang Don. Bakit niyo po pinipilit na maikasal ako sa anak niyo? To think na kaya niyong pumatay para lang doon? Pwede ko naman pong pagtrabahuhan sa inyong utang ng tiyo Danny ko eh. Na, gusto ko man sagutin yung mga tanong mo, iha. Pero siguro hindi na muna sa ngayon. Forgive me sa nagawa ko, but let me assure you na hindi ako masamang tao kagaya ng nasa isip mo. May mga bagay tayong nagagawa dahil kailangan. Pero makikinig po ako if sasabihin niyo sa akin kung bakit.
Magkapareho talaga kayong dalawa. Nakangiti nitong sabi na ikinakunot ng kanyang noo. Sabihin na lang natin na ikaw ang kailangan ko para sa anak ko. At ang anak ko ay talagang nakatakda na para sa'yo. He added and smiled bitterly. Saka itinutok na lang ang tingin nito sa labas ng bintana ng sasakyan. Nakarating sila sa mansyon nito na hindi na nag-imikan pa. Let's talk privately inside my office, Iha. Baling nito sa kanya pagkapasok nila sa loob ng mansyon. Alangan man ay sumunod na din siya sa doon, papunta sa sinabi nitong office. Hindi niya maiwasang mamangha sa karangya ang nakikita sa loob ng mansyon. Pero feeling niya may kulang. Yung tipong ang lungkot ng aura, ipinagkibit balikat na lang niyang nararamdaman ng pagbuksan siya nito ng pintuan. Get in and sit down. Utos nito na sinunod naman niya. Again, welcome to your new home, Iha. Bukas na ang kasal niyo. At huwag ka mag-alala dahil lahat naman ay nakaayos na. Saglit lang po. Bakit po kayo nagmamadaling maikasal kami agad ng anak niyo? Ni hindi pa nga po kami nagkikita. Isa pa po, baka may girlfriend po. Hindi mo na dapat iniisip pang mga yan, Iha. Putol nito sa sinasabi niya. Ang isipin mo na lang ang kasal niyo bukas. Magsasalita pa sana siya nang biglang bumukas ang pintuan ng office ng Don at iluwa doon ang lalaking napakadilim ng muka habang nagtatagisan ng bagang nito na lumapit sa matandang Don. Oh, you're here! Mabuti naman at nandito ka na. Enough! Bulyaw nito. Why you keep on pushing this fucking marriage? Watch your mouth, son. No! Stop this for once, Dad. Stop controlling my life. For sake, I am not a kid anymore. Na lahat ng desisyon sa buhay ko ay manggagaling sa'yo. I have my own life. Halos maglabasan ang mga ugat nito sa leeg dahil sa galit. Nakatanga lang si Lena na pinagmamasdan ng mag-amang nagsusukatan ng tingin sa harapan niya. Inay, kung ang matandang Don ay nakakatakot ang aura pag nagagalit, mas lalo na palang isang to. Nawika niya sa kanyang isip. Bumalik lang siya sa kanyang huwisyo nang tumayo ang Don at ibinagsak nito ang basto na hawak-hawak kanina. Life? Yung buhay mo na ang isang paa ay nasa hukay? Na araw-araw kung sino-sino mga babae ang kasiping mo? Na araw-araw umaasa kang babalikan ka ng babaeng yon? Yan ang life sa'yo? Don't you ever dare na tumanggi ngayon sa gusto ko, Adam. Hinayaan kita sa mga ginagawa mo, sa pagpapakabaliw mo, at wala kang narinig sa akin na kahit ano paman. Kung ito lang ang paraan para magtino ka at ayusin ang buhay mo ay gagawin ko. Makita ko lang na okay ka. Subukan mo lang na hindi sumipot bukas. Mawawala lahat kung anumang meron ka ngayon. You know what I mean, son? Nanginginig sa galit na wika ng ama nito, saka mabilis na lumabas ng opisina. That's bullshit! Sigaw nito sabay dampot ng vase na nasa ibabaw ng mesa at inihagis iyon sa pader. Ay! Malakas na tili niya. Dahil sa takot at gulat na naramdaman, lalo na nang gumawa ng malakas na ingay ang pagkakabagsak ng vase. Dahil sa pagtapon dito ng lalaking nasa harapan niya, na ngayon ay salubong ang kilay at nagbabaga ang mga matang nakatingin sa kanya. At sa unang pagkakataon, biglang nag-ibang tibok ng puso niya. Lalo na nang magsalubong ang kanilang mga titig. Who are you? Malakas na tanong nito sa kanya. Napalunok naman siya ng laway dahil sa kabang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Masyadong lalaking lalaki ang boses nito, na tila kulog sa pandinig niya. Answer me! Sigaw ulit nito na ikinapitlag niya. Peste lang. Nawika niya sa isip. Ba't ba sigaw ka ng sigaw? I have ears so I can hear you clearly, mister. So you don't need to shout. Malumanay pero madiin ang pagkakasabi niya dito. You really have the nerve to talk to me that way, ha? Huh? Wika nito na ikinalunok na naman niya ng laway. Lalo na nang lapitan siya nito while giving her a deadly gaze as if he want to strangle her neck. I'm sorry.
hinging paumanhin niya saka nagbaba ng tingin. Lena heard him sigh deeply. "Now tell me, lady, who the hell are you? At bakit kakausap ng daddy ko?" Mababang boses ng tanong nito sa kanya na ikinaangat ulit niya ng tingin dito. At hayun na naman ang pagrambulan ng kanyang puso nang masalubong ang mga mata nito na sobrang lamig. Pero may talim kong tumingin. "I'm Lena, and I am going to be your wife. If hindi ako nagkakamali." "Ikaw?" Mura nito na ikinaputol ng sinasabi niya. "How much do you need? Para lang umurong ka sa kasalang ito." Tanong nito sa kanya. "Kung iniisip mo na pera lang ang habol ko kaya ako magpapakasal sa'yo, ay nagkakamali ka." Paliwanag niya dito. "Then kung hindi pera ay ano? Wala namang ibang pwedeng maging dahilan, di ba? Unless nagmamahalan tayo. And that is bullshit, you know?" Nasaktan man siya sa sinabi nito, pero nanatili pa rin siyang kalmado dahil ayaw niyang makitang mahina siya. "Oo, siguro. Pera ang naging rason kaya nandito siya sa kalagayan niya ngayon. Pero hindi naman niya yung ginusto. She's here for her tiyo Danny's death. At siyang kabayaran ng utang na yun. Like you, I'm against with this marriage, mister. But I don't have a choice but to do it." "Yun naman pala eh. Bakit hindi ka lumayo? I will help you." Umiling naman siya bilang tugon sa sinabi nito. "Maniwala ka. Kahit gustuhin kong lumayo ay hindi pwede. And I can't tell you the reason behind that." Napapitlag naman siya nang bigla nitong hampasin ng mga palad nito ang mesa na nasa harapan niya. "Then suit yourself, my dear future wife. Dahil sa oras na matuloy ang kasal natin, I will never be good to you. And please lang, huwag na huwag kang umasa na gagampanan ko ang pagiging asawa mo. Dahil never ko yan gagawin." Madilim ang mukhang sabi nito bago naglakad patungong pintuan ng opisina. Palabas na sana ito nang bigla itong huminto at nilingon siya. "I will do everything para ikaw mismong magpaanal sa kasal natin. Once na sinunod mo ang kabaliwan ng daddy ko." Wika nito bago pabagsak na isinara ang pintuan ng opisina. Napahawak naman si Lena sa kanyang dibdib dahil sa takot na naramdaman niya kanina. Kilala niya ang sariling matapang at walang inuurungan. Pero bakit tila ngayon ay natatakot at naduduwag siya? "Bahala na." Nawika na lang niya. "Andito na ako sa sitwasyon na to. Kaya papanindigan ko na para kay Tiyo Danny." She added. "Ready na ba ang bride?" Tanong ng coordinator ang nakapagpabalik sa kanya sa kanyang sarili. She nodded her head and smiled wearily bilang sagot sa tanong nito sa kanya. 3 minutes na lang, ma'am, and we will gonna start." Wika pa nito. Minsan pa niyang pinunas ang luhang tumakas sa mga mata niya. And she breathed heavily. "This is it, Lena. You can do this." Pagpapalakas niya ng loob sa sarili. Nag-aantay na lang siyang tawagin nang pumasok ang kanyang tiyuhin kasama ang ama ng lalaking mapapangasawa niya. "Look at you, iha. You are so beautiful. Hindi ba, Danny?" Sabi nito na makikitaan ng kasiglahan at kasayahan sa muka. At kung pagmamasdan niya ngayon ang dalawa ay parang totoong magkaibigan lang. Yung tipong ang gaan lang ng samahan ng mga ito. "Oo naman po, Don Wilson." Natutuwang sagot naman ang tiyo niya dito. "Ngayon pa lang, anak, magpapasalamat na ako sa'yo. Alam kong ayaw mo tong kasalanan na to. Pero tinuloy mo pa rin. Ngayon panatag na ako na meron ng mag-aalaga at magtatanggol sa'yo. Mahal na mahal ka ng tiyo." Gumagalalgal ang boses na wika nito sa kanya. Saka siya niyakap na mahigpit na tila ba huling pagkikita na nila iyon. Niyakap naman niya ito pabalik. "Mahal na mahal din kita, Tiyo Danny." Sumasakit na ang kanyang lalamunan sa pagpipigil ng kanyang iyak. Alam niyang ito na ang araw ng paghihirap niya sa kamay ng anak ng Don. Pero titiisin niya lang yun, para sa tiyo niya. "O siya, tama na. Baka pumangit pang prinsesa ko.
Napakaganda mo pa naman ngayon. Nakangiti na nitong sabi na kumalas ng pagkakayakap sa kanya. Iha, magsosorry ang future daddy-in-law ha, if nilagay kita sa ganitong sitwasyon. Pero naniniwala ako na ikaw lang ang kailangan ng anak ko sa tabi niya. Balang araw pag okay na ang lahat, promise, I will tell you everything. Pero sa ngayon, sana habaan mong iyong pasensya para sa anak ko. Sabi nito habang hawak-hawak ang kamay niya at tinapik-tapik pa ito. Sinuklian na lang niya ng isang matipid na ngiti ang mga sinabi ng matandang doon.